Muli umanong nakaranas ng panic attack si Office of the Vice President Chief of Staff Zuleika Lopez, kaya hindi siya nakadalo sa pagdinig sa kamera ngayong araw. Si Vice President Sara Duterte naman kumasa sa hamon ng psychological, neuropsychiatrical at drug test. Pero may hamon din sa mga opisyal ng gobyerno. Yan ang tinutukan live ni Ian Cruz. Ian! Yes, Mel, nananatili pa rin dito sa VMMC si Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ng Office of the Vice President. Hindi pa rin malinaw, Mel, kung hanggang kailan yung kanyang confinement dito. Yan ay matapos ngang palawigin ng Komite ng Kamara yung kanyang contempt order na mula sa orihinal na 5 araw ay pinalawig sa 10 araw. We are going to call him. Ma'am, but we are ordered to implement this immediately. Nagugat sa planong ilipat sa Correctional Institute for Women noong Biyernes ng gabi, nanauwi sa pagkahimatay at pagkakaospital. Nanatili pa rin sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City ngayong araw ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Kaninang umaga, nagbigay ng update ang bise sa kalagayan ni Lopez na muli raw nakaranas ng panic attack kanina bago magpunta ang bise sa pagdinig ng kamera ngayong araw. Nagkamali ako, meron akong nabanggit na baka papasok sa detention yung dalawa doon. At sinabi ko sa kanya, kailangan ko din silang samahan. Nagsimula na siya umiyak, nang umiyak. Tapos ayaw na niya, hindi na siya tumitigil sa kakaiyak niya tulad nung nangyari nung nakaraang Friday or Saturday ba yun? Oo. Iyak na siya ng iyak, paulit-ulit na yung sinasabi niya, kukunin nila ako, papatayin nila ako. Sa ipinadalang liham ni Attorney Lopez sa komite na may petsang November 24, nagpa-excuse si Lopez na hindi makadalo sa pagdinig ngayong araw. Kalakip nito ang Certificate of Confinement ng Veterans Memorial Medical Center kung saan sinasabing kanilang minamanage si Attorney Lopez dahil sa acute stress disorder na hirap makatulog, takot, nightmares, pati na ang iniindang shoulder at back pains. Kumasa naman si VP Sara sa hamon na magpa-psychological at neuropsychiatric test, pati na drug test. Pero hamon niya sa mga opisyal ng gobyerno, sumailalim din sa drug test. Dapat magpa-drug test ang lahat ng mga nagtatrabaho sa Office of the President, sa Office of the Vice President, sa lahat ng opisina ng Senado, sa lahat ng opisina ng House of Representatives, sa lahat ng departamento ng ating bayan, ng ating pamahalaan. Kagabi naman, nagdaos ng programa ang mga taga-suporta ng bise sa gate ng VMMC. Ang iba nga, nagpalipas pa roon ng magdamag. Meron ding pagtitipon ng kanyang mga taga-suporta sa lungsod ng Davao. Kasama sa mga bumisita kay Lopez nitong weekend ay ang kaibigan ni VP Sara at kapatid ng Pangulo na si Senadora Aimee Marcos. Sa gitna ng banggaan ng kanyang kapatid at kaibigan, tinanong Senadora Marcos kung handa ba siyang pumagitna upang mapag-ayos ang dalawa. Wala muna akong comment. Pakikinig muna ako. Ano ba sinabi ni Bobo? Hindi ko narinig eh. Willing kayo maging tulay dun sa kanilang dalawa? Yeah, basahin ko muna. Mel, namamataan pa rin natin dito sa VMMC yung ilan sa mga tauhan ng VPSG. Kaya naman inaasahang matapos dumalo doon sa pagdinig sa kamera ay babalik din dito ang vice-presidente. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Certified record-breaking ang Hello Love Again ni na Alden Richards at Catherine Bernardo na lampas 1 billion pesos na ang kinita sa box office worldwide. At bilang pasasalamat, personal pa silang bumisita sa Global Pinoys. Makichika kay Aubrey Carampel. Back in Canada, sina Alden Richards at Catherine Bernardo. Para personal na makita ang Global Pinoys doon na sumuporta sa kanilang blockbuster film na Hello Love Again. Jam-packed ang sinihan sa Toronto kung saan nag-meet and greet sina Alden and Catherine. Habang nasa North America tour, doon nila natanggap ang good news na na-surpass na ng pelikula
ang 1 billion gross sales na kauna-unahan for a Filipino film. We're very grateful kasi parang we didn't expect much. We just wanted to tell a great story and we're just so grateful with everything that is happening and has been happening. Kasi parang bonus po namin to. That gave us hope na, you know, sana magtuloy-tuloy to, na supportahan natin yung mga gawang Pinoy. Nakaka-proud lang na nagiging parte tayo ng ganon. Tingin na Alden at Kath, bukod sa marami ang naghintay sa pagpapatuloy ng Ethan Joy love story, maraming nakarelate sa ipinakita nilang buhay ng mga OFW. A lot can relate to it. Maraming Filipino all over the world. Kaya joint forces talaga tayo for this film and it's very relatable and parang with the characters and the scenes that we were able to showcase within the film, I think one way or another, meron at meron matatouch yung buhay. Bago yan, nagkaroon din ng meet and greet sina Alden and Kath sa Carson City sa Los Angeles, California. We're just very happy and we're very fulfilled na the support that we've been getting is far beyond our expectations. Every time may mami-meet kami, kita mo lang yung warmth ng lahat, like masaya lahat sa nangyayari sa Philippine cinema, which is really a good thing. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Mariing pinabulaanan ng House Sergeant at Arms ang mga alegasyon ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa mga dinanas daw ng kanyang Chief of Staff sa detention room sa Kamara na itinuturing niyang attempted homicide. Nakatutok si Chino Gusto. Hindi lang to harassment. This is really a threat to my life. They gang up on you in the middle of the night. Ganyan inilarawan ng Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte ang pagpunta ng mga tauhan ng kamara sa kanyang detention room this oras ng gabi noong Biyernes. Ililipat na raw kasi si Attorney Zuleika Lopez sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong. They bring 9-10 people to serve you in the middle of the night. They just parang badger and go to your room and then demand you to go with them. Her light is already closed. Like this, dark. And then they like that on your door. Like back and then this entered. Pero itinanggiya ni House Sergeant at Arms Retired Police Major General Napoleon Taas sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability kanina. Apat lang ho yung taong pumasok at tatlo ang babae at nasa likod ho yung isang abogado na lalaki. Sa video na ipinresenta sa pagdinig, makikita ang pagkatok ng isang babae kasamang isang babaeng security guard, babaeng nakadamit na pangpulis at isang lalaking nakaitim na jacket. Oh, ma'am, good evening. Pwede po tayo magbukas ng ilaw? Kailangan pa naman mag-robe or what? Ma'am, good evening po. Habang isinisilbi ang utos, dumating si Vice President Sara Duterte at hindi niya pinayagan na mailipat si Lopez. Sa gitna ng online briefing ni na Lopez at Duterte, madaling araw ng Sabado, sumama ang pakiramdam ni Lopez at kinailangang dalhin sa ospital. Isa sa mga reklamo noon ni Duterte, hindi agad pinapasok ang ambulansyang magdadala kay Lopez sa ospital. Vehicle ho yun na hindi organic sa House of Representatives. So it has to be approved by the Secretary General, yung access po noon. Nung makumpirma nga ho natin na meron talagang medical emergency at hinintay po natin yung approval ni SecGen sa entry nung ambulansya nila, which is a requirement on my part dahil nakatali ho yung kamay ko, yung doktor po ang pinapasok natin. We requested the Philippine National Police na magpadala ng ambulansya. Habang inilalabas noon si Lopez sakay ng stretcher, may isinigaw ang bise. Ang sabi ni Lopez sa kanyang online briefing, dinemand raw ng mga nagpunta sa kanyang kwarto na makuha ang kanyang cellphone. Sa video na ipinresenta sa kamera, makikita ang tauhan ng kamera na kinausap si Lopez at ang kanyang kasama sa kwarto. Maya-maya, may kinuha si Lopez at bumalik bit-bit ang kanyang cellphone na ibinigay sa kanyang kasama. Dito rin po makikita natin, wala namang escalation po, hindi ninakaw, it wasn't forcibly taken from them. Tinanggal lang sa possession nila at itinagay din sa lamesa. Andun, naiwan doon sa loob ng selda yung cellphone. Nilinaw din ni Taas
na pinayagan nila si Lopez na pumili ng sarili niyang abogado. Ang mga dinanas ni Lopez, tinawag ng bise na attempted homicide. Pero giit ni Taas, wala silang ginawang anumang paglabag sa mga karapatan ni Lopez. We have all the video, we have all the proof, Mr. Chairman, to show na hindi po wala pong violation na nangyari doon sa buong period na yun. Sinisiguro ko pong walang mangyayari kahit na sino sa ating mga detainee, maging na rin sa ating pangalawang pangulo. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 Oras. Kung kailan magpapasko, saka pa namomroblema ang ilang pamilya sa may Paho, Caloocan, pati po sa Tondo at Isla Puting Bato sa Maynila. Matapos masunugan, mahigit 2,000 pamilyang apektado, iyan ang tinutukan ni Darlene Kai. Malayo pa lang, kita na ang laki ng apoy na lumamon sa mga bahay sa Barangay 35 Maypaho, Caloocan pasado alas 10 kaninang umaga. Malaki at maitim ang usok mula sa mga nasusunog na bahay. Ni isa, walang naisalbang gamit sa Eliseo. Malungkot man, laking pasalamat pa rin daw niya na ligtas at nakatakbo palabas ang kanyang asawa at anim na anak. Sabi talaga nangyari, uwi kaming summer. Ewan ko lang kung yung may magtutulong sa amin. Sa sobrang taranta daw ng pamilya Venyalon, hindi na nila naisama palabas ang 2 alagang aso. Iyak pa ako ng iyak kanina po, pero wala na pa akong magawa. Sinandyan na po. Hindi namin po alam. Sana matulungan kami. Sana matulungan kami. Ayon sa BFP Caloocan, mahigit 40 pamilya ang nawala ng tirahan. Dahil nasa boundary, nadamay din sa sunog ang ilang bahay sa Balut Tondo. Mabilis kasing kumalat ang apoy dahil dikit-dikit at gawa sa light material sa mga bahay. Naging pahirapan din ang pag-responde sa sunog dahil masikip ang eskinita papasok. Mahirap po kasi nasa kwan po, creek po siya eh. Hindi naman dapat na may mga bahay doon. Ngayon po, mahirap po yung access. Umabot sa 2 alarma ang sunog na naapula matapos ang halos 1:30 oras. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng apoy. Pansamantala munang mananatili ang mga apektadong residente sa itinalagang evacuation center ng kani-kanilang barangay. Sa laki din ng sunog kahapon sa Isla Puting Bato, mahigit 2,000 pamilya ang nawala ng bahay. Kaya napuno ang Delpan Evacuation Center ng mga nasunugang residente. Hiningi lang kami ng konting tulong po. Eh magpapasko, magbabagong taon, wala kaming bahay, wala kaming matiran. Eh wala po kaming naisalba, kahit nga mga damit, wala po. Mga uniform ng anak ko, wala. Mga school na panggamit nila sa school, wala rin. Sunog po lahat. Sabi ng Manila LGU, mamimigay daw sila ng sleeping kits at modular tents para sa mga residente. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai Nakatutok, 24 Oras. Ika nga nila, may mga sugat na matagal maghilom at nag-iiwan pa ng peklat. Pero sa hugot na yan, paano kung ang maluluwang sugat, mas madali nang mapapagaling sa tulong ng medical device mula sa simpleng aquarium pump? Tara, let's change the game! Sa matitinding sugat tulad ng accident wounds, pwedeng isailalim ang pasyente sa tinatawag na vacuum-assisted closure. Sa ganitong treatment, gumagamit ang vacuum pressure para tulungang magsara ang sugat at ma-stimulate ang tissue growth. Yung mga ganitong klaseng device ay umaabot ng 200 to 300,000 pesos sa merkado. Kaya to the rescue, ang locally made version nito. Yan ang Aquavac. Developed by Dr. Kim Hinko, isang Bacolod-based orthopedic. Nakita raw niya ang kakulangan sa access ng ganitong uri ng device sa bansa dahil sa presyo. Kasi doon sa hospital namin, marami kaming pasyente sa motorsiklo. Nung uso pa yung mga paputok, yung problema namin, wala kaming ganun. Kaya para makatulong sa mga pasyente, nag-improvise si Doc Kim at kinonvert ang isang aquarium pump para ma-simulate ito. Ang ginagawa niya is, number one, because may vacuum, siyempre nagko-collapse yung foam. Yung sugat, parang nag-shrink din ng konti. So, lumiliit ng lumiliit yung sugat. We compared it sa US na brand. And yung study, nagpapakita na pareho lang yung effect niya. Ang device, nakatulong maisalba ang braso ng isang bus accident survivor. At dahil sa funding ng DOST, na-enhance pa ito at nakabuo ng digital version, ang Aquavac Advance.
Mga kapuso, nasa harapan natin ngayon itong pinaka-recent na version ng Aquavac. So ito yung pump, naka-indicate dito sa harap niya yung pressure. At pwede nating i-adjust yung pressure na gusto natin ayon dun sa severity. Nasa likod naman itong canister, syempre naihigop niya yung mga fluids ng wound, bacteria, edema. So dito lahat yan napupunta. Kuwari may sugat ka dito, ang una mong ilalagay ay itong foam. And then afterwards, after the foam, ilalagay na natin itong dressing. Ito yung tubing component. Dito siya ilalagay sa gitna ng foam at pwede na tayo mag-proceed dun sa pag-on ng pump. From 200 to 300,000 pesos per unit, ang Aquavac nagkakahalaga lang ng 50,000 pesos per unit. Nagagamit na rin ito sa ilang mga ospital sa bansa. We're still developing another one na may installation na siya. Merong pinapump na antibiotic solution. There you have it mga kapuso, napakalaking tulong to make severe wound healing faster and more accessible sa bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Avier, changing the game! Mabilis na chikan tayo para updated sa Sherpy's Happening. Zia is one lucky Libby and a happy birthday girl. Dahil sa natanggap niyang birthday gift from the one and only Olivia Rodrigo. Emotional si Zia habang ina-unbox ang gift from one of her fave artists. Sa Philippine leg ng world tour ni Olivia, na-capture ang fangirling moment ni Zia ng kawayan at mag-hi sa kanya si Olivia mula sa stage. Feeling like high school students naman daw sina Julian San Jose, River Cruz, Miguel Tan Felix at Isabel Ortega sa kanilang gaming night bonding. Game face on ang kapuso couples habang naglalaro ng online games na shinare ni Miguel on Instagram. In Pulang Araw News, tila nag-break muna sa paglaganap ng kasamaan si Colonel Yuta. Katatawa na naman ang hatid ni Pulang Araw star Dennis Trillo sa kanyang newest TikTok dance challenge habang naka-costume.